Nakakamangha kasi 1 month ago, etong lugar na to, ayan, yaan, puro kawayan pa yan. Tapos mga talahib, tapos yung bahay na yan, mga poste pa lang. Pero nakita nyo naman, oh, yung mga yan, sila yung gumagawa. Napakabilis kasi nga, ngayon dito, nabakante na bigla. Nakita mo, sinisigaan pa. Kasi nga, gagawin daw manukan yan, noong may-ari. Pala, mga kapitbahay ko dito sa garden. Okay, so, tapos na tayong makiosyoso, makimarites, o punta naman tayo doon sa garden. Sabi, sobrang taba yung lupa dito. Nakita nyo naman, yung talahib na yan, nakaraan, ano pa lang ang itinatagal dyan, wala pang isang buwan, ang lago-lago na nila. Tapos, kita nyo naman, green na green. At mga kakalkag, kita nyo yun, o oh, yan, yan yung parang bulaklak na hindi mawari. Yan talaga yung pinaka-highlights dito. Kasi hindi ko nga alam kung puno lang ba siya o bulaklak, di ba? So, ngayon, ayan, balik naman tayo sa mga talahiban. Ayan, puro talahib dito ang paligid. Buti na nga lang, itong kalsada na to, papunta dun sa entrance is dinaanan ng truck gawa nung naghatid ng mga graba. Nung nakaraang punta ko pala dito, ayan, may uwi akong mangga. Diyan ko kinuha yon. Ah, hindi pala akong kumuha nun kasi nga binigyan nga lang ako nung may-ari. So, sinungkitan niya ako. Kaya lang, mayroon pang natira kasi mangga season nga. Sana may bunga pa yan pagbalik ko. Kasi nga, syempre, manghingi ulit ako. Sayang naman, libre, di ba? So, hindi nga, walang halong biro, mga kakalkag. Mababait po yung mga may-ari dyan. At eto na nga, syempre, kailangan nating sumusot dito sa mga talahib na to, no? Kasi nga, magsasaka tayo eh. Ano nga naman, mag-inarty pa. Pero mga kakalkag, ang hapdi niya sa balat, ang kati, ang talim kasi ng mga dahon. Kala mo mga espada na hihiwa sa kabalatan mo. Kaya lang, di naman tayo pwede mag-inarte kasi nga magsasaka nga lang tayo. Kaya nahala, sige na lang, tara na tayo sa garden ko. Pero meron na muna akong ipapakita sa inyo. Ay, kasi dito sa tabi. Tapos, dito sa bakod niya, ayan, may mga gumagapang na mga gulay. Nakita niyo naman, taon na yan, may mga bunga na. Siyempre, mga ilang araw na lang, pwede mo nang pitasin, di ba? Pwede mo nang gugulayin. So, dito, hindi mahirap magpabuhay ng mga halaman. Lalo na kung gulay. Kasi nga, bisbisan mo lang, mabubuhay na sa sobrang taba ng lupa. At kahit anong itanim mo dito, aba, pagdating ng araw, siguradong may aanihin ka. Kaya ako dito ako nag-garden. Kasi nga, nagustuhan ko yung lupa. Magtatanim din ako ng ganyan. Siyempre, lahat ng mga kung anumang pwedeng gulay para may pakinabang, mapapakinabangan. Di ba? Oh, ito pa. Alam niyo naman kung anong gulay 'yan, malamang alugbati 'yan. Yun naman kung saan masarap ilahok 'yan, oh, 'di ba? So nakalibre na tayo ng gulay. Isa ngayon pa naman, pamahalang-pamahalang bilihin, at least libre ka na sa gulay. Aba, yung pangsahog na lang o karne, 'yun na lang yung bibilihin mo sa palengke. Kung gusto mo naman yung mga spices, sibuyas, mga ganyan, luya, ganyan, itanim mo na rin dito. So malaking tipid na, 'di ba? Paraan ba? Oh, lingon ka rito sa kabila, sa bandang kanan. Oh, ito naman yung makikita mo. May mga halaman siya dyan. Yung pang ano, pang plantita, plantito, ganyan. Pero alam nyo ba, mga kakalkag, ang nagtanim niyan, si tatay, lalaki. So, hindi lang pala talaga babae ang dapat mahilig sa mga halaman. Pwede rin maging lalaki. Tapos, meron pa siyang kakao dyan sa gitna. Marami ng bunga, mga hinugna. Kaya makakalibre na si tatay ng tablia. Yung ginagawang tsokolate. Oh, pwede yun. Itong mga halaman naman niya, binibenta niya to. Kaya pera pa din. Oh, ayan yung sinasabi ko sa inyong kakao. Ang kakao doon sa amin. Ang saya-saya ko dati nung araw kasi nga ako taga ano, ako taga nguya. Hindi naman sa nguyain yung buong ano buto ng kakao. Tatanggalin mo yung pinakalasa ng buto tapos ibibilad mo 'yon. Kabilad, itutustahin, ibubuska ba tawag doon? Basta ganoon ang proseso niyan. Pag natapos, ipapagiling mo. So magiging tablia na. Or bahala ka kung anong gusto mong gawin doon. Kinoter. Kinoter sa amin 'yun, yung hinahaluan. Hinahalo pala sa tuba. Yun, kinoter tawag sa amin doon. Siya, bago ang lahat, dalawin muna natin itong maliit na nilalang dito. Ang liit-liit pa niyan yan, ha? Pero ang laki-lakay ng bahay niya. Kaya siguro nagsusungit siya. Sobrang sungit. Nagsusungit siya talaga. Sa tuwing punta ko na lang dito, malayo pa lang ako. Galit na siya hanggang sa makaalis ako. Baka hindi siguro niya ako gusto na nandito ako. Eh, madalas naman na ako nandito. Pero bakit galit na galit siya sa akin? Yung
iba naman, hindi naman siya nagagalit. Ano kaya kinagagalit nito sa akin? Yan lang siya talaga nakatayo. Binabantayan niya yung mga kilos ko. Lalo na kung lalapit ako sa motor ko. Motor ko naman yon. Pero siya yung nagagalit. Di ko nga pinapakailaman yung bahay niya eh. Kahit gusto ko umupo dyan, hindi na nga eh. So ang nangyari mga guys, mga kakarkag, ayan. Andito na po ulit ako sa garden ko. So, nakahingi ako ng alugbati. Itatanim ko dito. Dati, nagtanim ako dito ng sibuyas. Pero hindi ko alam kung nasaan ang sibuyas. Nawala ang sibuyas. So, try ko itong itanim yung alugbati. Siguro dahil, yung hindi nabuhusan ng tubig. Ayan. So, try ko naman itong alugbati. Dito ko siya malapit itatanim sa bakod kasi nga gumagapang to eh. Para may gagapangan siya. So, sana uulan mamayang gabi para so, may mga damo na trespassing. Ako, Rimar. So, sana pagbalik ko, babalikan ko to sa 16. Pagbalik ko, dalhan ko na lang to ng tubig. Sana man lang umulan kahit papano para bago man lamang ako makabalik dito, mapawi na yung uhaw nitong halaman ko at mabubuhay man lamang siya. Kasi nga yung sibuyas, hindi siya nabuhay. Siguro, walang tubig. Maraming mga damo ang gusto mag-trespassing dito sa may bakod. Ayan, dumungaw na talaga sila. Hindi ako ng apoy kasi gusto magsiga dito. Yung apoy. Ayan yung apoy. Oh, so kailangan, paapuyin ko yan. Huh? Ay, Diyos ko, ang hirap ha. Tulo na yung pawis ko. So, kailangan mapaapoy ko to. Kasi kung hindi, agipo lang kasi yung hiningi ko dyan. So, ngayon, kung hindi ko yan mapaapoy, syempre, hingi ulit, babalik ulit ako doon. Malayo-layo pa man din. So, kailangan. Ay ko. Tulo ng pawis ko. Lapit na siyang mamatay. Huh? Oh my God, guys. Nagawa ko. Ayan, ang busok na siya. Ayan, ang busok na siya. Oh my God. Ang galing ko. Busok na siya. Siguro wag nang hinipan kasi pag hinipan parang mamamatay ata yung apoy. Nawala tuloy yung usok. Ayan, nawala tuloy yung usok. Oh. Dahil napagod ako kaiihip, teka muna, aaura muna ako dito. No, magmo-model muna ako dito sa talahiban. Baka naman. Ganun naman talaga, mag-selfie muna. So, maliit na apoy, napalaki ko din. Ang galing, di ba? So, ngayon, kaya ako siya dyan sinunog kasi para mamatay yung pinaka tuod na tumubo ulit. Ayan, di ba? So, ang galing ko, no? Ay, pagod din ako. So, ayan. Susunog na sila. Kasi nung nakaraan, doon ako nagsiga sa dulo. So, ayan. Ganito kasi yon. Tingnan nyo akong mabuti ha. Wait lang, atras lang ako saglit para ayan, makita nyo yung kabuuan. Kapag ka nagtatrabaho kayo, lalo na dito sa bukid, dapat nakaganito kayong outfit ha. Naka-outfit palagi. Naka-sleeveless, o ganyan ang pansinin yung kilikili ko. Basa talaga yan. Natural, nagtatrabaho ako. So dyan na muna kayo kasi ako, bisibisiyan ako dito. Dahil nagawa ko na yung apoy, nakita nyo naman. Etong mga sinusunog ko kasi, ito yung mga binunot ko nung nakaraang punta ko. Siyempre ngayon, patay na.
Eh, yun naman yung susunugin ko. Yung binunot ko ngayon sa susunod naman na pagbalik. Para syempre malinis tingnan at saka naagad yung mga bagong tutubo na damo. Pagbalik ko, syempre konti na lang sila hanggang sa lahat ng damong patay na susunugin. Kasi abuno din yun eh. Parang naka-carbonize mo sila. Tama ba tawag doon? Mga kakalkag, kahit nakakapagod siya, isa siyang magandang relief. Alam mo yun, kung stress ka, pumunta ka lang dito, mag-garden ka. Yung oras na lilipas, hindi mo namamalayan. Nga, nandito, parang ayoko na rin bumaba eh, kasi nakakapagod. Feeling ko parang okay na ako dito. Kaya lang, kailangan namang umuwi kasi nga, nag-garden nga lang ako dito. Ay, Ginoo, tabang napakakapoy. Kapoy, gyud. Pero mga kakalkag, tanawa. O, tingnan nyo naman itsura ko. Ano? Pagod, haggard na ang ating. Payad ka pa para mag-gym. Aba, dito na sold na sa workout. Kasi parehas lang naman yung pawis mo na ipapawis eh. O, dito, natuwa ka na. O, may achievement ka pa. Ayan, pagdating ng panahon, may anihin pa. At eto na nga ang pinaka-finale. Siyempre, parang proud ako sa sarili ko dahil feeling ko marami akong na-achieve dito sa garden ko ngayon. Kaya marapat lamang na ipagyabang ko ang aking agi o achievement. O, san ka pa? Kaya uuwi akong ganito, haggard.